Contest. Napanood mo yung nagbe-baby talk siya. Oh. Tapos po, this little girl, okay? Dalawa. Yung ito po yung focus and dream. Parang, man. Papabili nga po na nagagalan. Wala na po ba ito? Isa po ate. Amanda Page, naalala nyo, nung in-interview siya ng namayapang host na si Ito Dong Puno. So, kapag wala kang karelasyon, paano ginagawa mo? Sumagot si Amanda Page, what are my fingers for? Si Sheryl Cruz ay galit na sumugod daw sa bahay ni Senadora Grace po at pinagtatalakan si Senadora dahil sa mana. Kumusta na po kayo mga kachika? Kami pong muli ito, ang nagpapahalakhak sa inyong araw, ang itinuturing yung happy pill, Romel Chika. Hello! Molly Aliño. Hello! At syempre po, ako po ang inyong nanay Christy Fermin na nagsasabi na maraming salamat po. Hala na, tara na, dito po tayo sa Showbiz Now Live! Diba? Oh, napakayaman mo. Naman! Nakulog siya sa Imburnal. Kinuwento ko lang siya. Chinismis ako. Eh, no, mas maakon din naman na nahulog. Alam mo, nalaglag talaga ako sa Imburnal. Nasugatan ako dito. Bakit? Eh, nag-uulan-ulan kasi. Tapos, muntik na ako madulas. Sa pagkakadulas ko ganoon, tumama yung paro doon sa buntas sa kanal. Na kanal. Ayun, tumama. Mag-iingat sa susunod. Diba? Para naman ikaw sa subdivision ka kasi nakatira. Kaya walang kanal. Pag umuulan kasi na hindi na ako lumalabas. Sa ate Christy nga, nalublub eh, nalaglag nga yun. Pero nung kadalagahan ko na yun. Ate Christy, paano ka nalaglag? Saan? Di ba natatanggalan ng takip? Yung mga drainage. Maglalakad ako mula Loton hanggang Dapitan. Alayo? Hindi mo naman masasabi, pag umuulan, pag umabagyo, hindi mo naman masasabi kung alin na nabuksan, di ba? Correct. At alin ang pwedeng safe na na-shoot na ako doon. Buti ka natangay ng agos. Buti may katabi ako. Buti ka natangay ng agos. May napanood nga ako eh, natangay. Nakita na yata sa ano na. Dire-direcho kasi yun, nakita na sa isang malayong lugar. Ako mabaitan Diyos sa akin. Kung hindi, di tayo nagkikita-kita ngayon. Oo nga. Okay. Nilang po yan, pahimakas lang yan. Ang aming pong topic at hindi namin mawari kung ano nangyayari sa kanya ay si Andrea Brillantes. Okay, nung kampanya, nung eleksyon, nagpakanega itong batang ito. Wala? Sinanto. Hatas niluhan. Andal sa kamalditahan. Akala po namin, tapos na. Eto siya na naman ang sentro ng mga issue. Hangin siya, no? Napaka-init na, napanood na, no? Mo yung nagbe-baby talk siya. Oh. Tapos po, this little girl, okay? Dalawa. Yung ito po yung focus and dream. Yung look ito po. Ito. Wala na ba po niya? Do you have CR.com? Saka ito po ito, pero ito ng blue. Dalawa. Papabili nga po na nagagalan. Wala na po ito. Isa po ate. Habang katabi ang boyfriend at mga kaibigan, lasenga pala itong batang to. Sinabi mismo ni Richie Rivero. Talaga? Boyfriend niya nagsabi, lagi raw lasing. Wala? Ang bata pa nito ah. Hindi ba kapag ka umiinom may problema? Oo. Pero may umiinom ding masaya. Oo. Celebration. Oo. Pero sa palagay mo, nagsa-celebrate pa si Andrea Brillantes? Araw-araw? Celebration? Abay, lasingera nga yun kung ganun. Oo. At kaya pala siya, kasi sa lahat ng picture nila ni Richie, nakaganyan siya. Ay. Lalakad lang magkayakap. Selosa pala ito. Bakit nagsiselos siya? Artista siya, sikat, maganda. Meron pa siyang selos sa katawan? Eh, gwapo yung kanyang boyfriend. Sikat na basketballista. Natatakot siguro siya na baka mamaya maagaw sa kanya. Insecure. Insecurista. Insecurista. Diba, insecurista siya? Talakan mo nga siya sa pagiging insecurista niya. Ikaw nga insecurista dyan. Oh. Ang ganda-ganda mo pa naman. Ikaw? Hindi ako maganda-ganda. Hindi, kumuha eh, you know. Napapapansin na masyado na. Oo, sunod-sunod na yung pagka-oil. Nakakaawa. Ako naawa na ako sa kanya dahil mula sa simula, binibira siya, ini-intriga siya. Kahit anong tapang ng isang tao, kung tuloy-tuloy ang bira sa'yo, manghihina ka rin. Hindi kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit umiinom siya at nagpapakalasinggera siya. Para makalimot. Para mapagtapag kung ano man yung mga naging problema. Eh kaso, ang ginawa niyang ano, nega pa rin. Oo. Lasenga. Tsaka ang pangit, yung sana inaisip ng boyfriend niya na hindi niya nilalabas yung mga bagay-bagay na yung girlfriend ko. Eh, bakit naman chinismis niya ng girlfriend niya? Sa isang interview yun. At saka alam mo yung mga video nila, ginaganon yung ulo niya sa swimming pool. Sino palaging lasing? Sino pinaka-wild?
Nirerespeto kaya siya ng boyfriend niya? Baka yun ang gusto niya. Babae-babae siya, mahal na mahal siya. Masokista? Ay. Ikaw ba? Gusto mo ginagalong ka? Alok. Inilulublob. Ayoko na nilulublob ako, ha? Ikaw ang manlulublob. Oo, gusto ko, minamahal ako. Hindi yung pag-ibig ka pinag-usapan, te. Teka, tanongin ko nga ito. May nakatagpo ka na ba ng lalaki na talagang minamahal ka at nirerespeto ka? Tuwing akinsi at katapusan. Ay, ang ganda naman pala ng relasyon nyo. Walang masasaktan. Pagka-atrese, hello, kumusta ka na? Pag-akinsi na, buti ang brief ko. Wow, pag 25. Ito, magtatanong lang ako. Magkano bigayan pag ganyan? Depende. Sa itsura. Sa galit. Hindi totoong ginagawa mo? Yung ganon? Akinsi katapusan? Bilang regalo sa pagpapagod mo? Hindi, Ate Christy, talagang may mga lalaki talagang tumatawag sila sa mga bakla. Alam ko yan. Oo. Minsan nga nagpapavideo call pa sila eh. May ginagawa silang hindi maganda tapos babayaran mo through Gcash. Oo, maraming ganon, Ate Christy. Pero sabi ko nga eh, hindi ako nagmamalinis, hindi ako nagmamaganda. Pero naging guide ko yung dalawang anak ko para hindi ako magbayad sa mga ganitong lalaki. So kinukuha mo ng tiway lang? Kung po pwede saan. Pero, mas maraming hindi. Mas magandang lindo na siya na konti. Kaya kahit nanonood ang nanay mo, paano mo pinalilipas ang mga gabing mainit? Aircon, nay! Takot siya, no? Ako, huwag pinalilipas ko sa gabi. Ang mainit. Ano ginagawa? Hindi, siyempre may kamay naman ako. Mariang Pag. Amanda Page. Gumaganong-ganon ako. Si Amanda Page, naaralan nyo, nung in-interview siya ng namayapang host na si Itodong Puno. So, kapag wala kang karelasyon, paano ginagawa mo? Sumagot si Amanda Page, napaka-witting babae. Mm-hmm. Ganda-ganda pa niya. Ano sagot niya, Ate Christy? What are my fingers for? Oh, totoo naman. Oh. Kaya pala rin yan ang ginagawa ng isa. Naku, huwag ka nang lumayo. At nakita na. May kopya kaya si Ray Reyes ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Pero napakabata para mag-gitara. Sa tingin ko, nung una, guided naman siya. Pero siguro yung nakaka-overwhelm na kapag kilala na kasi, parang naiisip niya na kaya ko na ang mundo. Malakas na loob. Parang ganon. May mga tao kasi malakas talaga ang loob at Christy, yung bata pala. Palaban na. Ito si Andrea, palaban. Parang wala siyang urungan na laban. Oo, kilay na kilay pala. Matatakot pala. Pilikmata pa lang eh. Pero napakaganda niya. Isang kilo na eh, di ba? Totoo. Kanika niya naman kasi, ang beauty ng isang tao, ayun yan sa tumitingin. Totoo. Diba? Ikaw gandang-ganda ka sa kanya. Gandang-ganda ako sa kanya, Ate Christy. Pero syempre, merong nakakabawas doon yung imahe. Ako, pinagtataka ko lang dito, Ate Christy. Anong meron? Bakit si Andrea, bata pa lamang, nagagawa niya na yung mga bagay na hindi dapat gawin ng isang bata kay dad niya? Ano ang pinagdaanan nito? Ano ang pinag-ugatan nito? Kaya nga, diba, pag di daw natin maintindihan ang ginagawa ng isang tao, balikan natin yung nakaraan niyang buhay. So, baka may problema. Ang ibig sabihin, yung nagmana. Oo. Hindi naman siguro. Bakit? Ganun ba? Hindi nga natin alam kung anong kwento, diba? Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin nagmana. Baka kamo, tama yung sinasabi natin Christy sa kanyang nagdaang buhay na walang kinalaman ng kanyang pamilya. Or baka may naganap sa kanya na hindi niya masabi-sabi, kinimkim niya ng mahabang panahon. Ay, pwede yan, pwede, diba? Kasi, oo. Pinapapanood natin sa ano, diba? Sa magpakailanman. Pwede yan. Diba? Nanililihim nila na ginanito ako, ginawa sa akin yan, tapos hindi ko mailabas ng sama ng loob ko, yung hindi ko maikwento yung kung ano nangyari kaya sa akin. Kaya nagpakasira na lang, diba? Parang ganon. Parang nawala ang kwerdas. Nagpakung ano-ano na lang ang pinagagawa. Kasi meron siyang iniingatang lihim na hindi niya masabi-sabi. Sana wala noon si Andrea. Sana wala nang ganon. Sana ito na lang yung marupok na lang siya. Hindi siya masyadong careless lang siya. At saka sana, intindihin niya yung edad niya. Kumbaga sa bulaklak, pabuka pa lang siya. Sayang naman. At dito Ate Christy, pumapasok yung relationship ng mag-ina. Kung ang isang batang babae close sa kanyang nanay, magtatanong, magkukwento yan. At yung nanay naman ang mag-guide sa kanya kung ano ang tama. Tama. Yan, dapat ganon. So, baka nga. At saka yung fluensya ng mga kaibigan. Hindi siya pwedeng sumama sa mga walang pangarap. At saka, puro lalaki ang katropa niya. Bakit kaya? Wala namang masama, Ate Christy, kung puro lalaki. As long as na walang ginagawang masama. Oh, yun na nga ang question. Ang dami namang pwedeng kaibigan yung babae. Ba't puro lalaki? Doon na nga ako nag-uugat yung lasenga siya. Kasi minsan may iisip mo, pag yung anak mo na babae, bakit pa rin pagkatan ito lalaki? Hindi normal. Baka parang buyo-buyo yan, Ate Christy. Pag iinom, uy, namin mo yan. Sige, tirahin mo yan. Tapos pag nakainom na, may ibubuyo din na lalaki. May ibubuyo din. May naganap, hindi mo alam dahil lasing ka. Diba? Sayang naman. Pangaralan mo na lang si Andrea Briantes. Pag may alak, may balak. Yan, tanda mo yan. Iwasan ang pag-inom ng alak. Lalo pat ikaw ay isang bata pa. Kung inom ka ng alak, yayain mo na lang yung nanay mo. Mag-inom na lang kayo ng nanay mo. Ay, teka muna. Nanay.
silang dalawa mag-iinuman. Hindi yung totoy. Huwag na lang uminom. Oo, huwag na lang. Pwede naman maging masaya na walang alak. Wala yung agwa de pataranta. Hindi, sa totoo lang ati Christy, ako kay Andrea, pag nakikita ko siya, nakikita ko yung mga batang napapariwara na kailangan po nating i-guide. Una, kapag ikaw ay bata, iwas sa droga, iwas sa sigarilyo, iwas sa alak, pat nagtingin ng kayo sa sigarilyo. Nagtitigak po sila. Naglakitan po yung mata nila. At iwas sa barkada. Sa saan papasok yan? Sa kumbento dapat hindi yan? Hindi. Ang bata naman kasi pwede kang mabuhay ng maayos kung ikaw ay nasa loob ng bahay. Hindi, tsaka yung impluensya ng mga kaibigan. Barkada. Magnet po yan eh. Kapag ikaw nagpahinuhod, sumama ka sa ganyan na puro bisyo ang inaharap. Kawawa ka naman. Isa kang nangangarap. Napasama ka sa mga hindi kinabukasan. Tsaka iba na kasi ngayon sitwasyon. Ang panahon kasi sa internet, mapapanood na kagad nila. Hindi mo dati nakikita. Ay, ganito pala yung ginagaya. Alam mo yun? Yan ang impluensya ng ano? Napakaaga niyang umanghang ang dila. Noong panahon ng kampanya, parang she doesn't care. Parang may sariling mundo. Kaya pinagkukumpara tuloy sila ni Francine. Yung kakatipuran niya. Ano? Yung bata kasi nasa bahay lang. Hindi gumagawa na ikahihiya niya. Kawawa naman itong batang to. Baka mamaya mabalitaan na lang natin na palungi na siya. Palungi? Oo, nakapaiba na ng landas. Diba? Pero hindi lahat ng katulad niya, yung katemporary niya, usapan ng gusto. Hindi lahat eh nabigyan ng pagkakataon. Newsmaker nga ang batang ito. Alas ang bibig. Parang naghahamon. Oo. Mukhang siya yung sinusunod ng pamilya. Oo. Kumikita na kasi. Yun ang hirap sa mga bata, kumikita ng maaga. Oo. At saka dapat at Christy, kapag ganyan ang anak mo, pakita mo rin sa anak mo na kahit ikaw ang nagbibigay ng pagkain, ng pera sa amin, pakita mo, ako pa rin ang ina, ako pa rin ang masusunod. Kapag ang bata kasi kumikita na, nagiging pitaka na ng pamilya. Ayun, pitaka. Parang lumalakas ang loob, ang akala, lahat pwede niyang gawin na walang makikialam. Oh, hindi ka magbabawalan kasi. Siguro yan nangyayari kay Andrea. Malamang. Baka. Hayaan mo sa susunod mag-iimbisaga tayo na mas malalim. Sige. One on one mo kaya si Andrea. Bakit ang yun? Torres. Kaya? Andrea. Amor? Sino yun? Andrea. Hindi mo kilala si Andrea Amor? Ako hindi mo kilala. Hindi ko rin kilala. Okay, nako mga kapatid, naglipa na po ngayon ang mga vlogs na hindi natin dapat paniwalaan, hindi natin dapat patulan kasi po, puro fake news ang laman. Kanya-kanya tayo na ibibigay, ha? Okay, ako, nakapanood ako ng vlog na di umano, si Cheryl Cruz ay galit na sumugod daw sa bahay ni Senadora Grace po at pinagtatalakan si Senadora dahil sa mana. Unang-una po, walang ganun pangyayari. Hindi naman siguro darating sa punto si Cheryl Cruz na susugurin sa Senadora. Malabo yun. Parang talak-talakan lang na dahil lang po sa mana. Hindi po totoo yun. Una, si Lovie po ang nakakasama ni Senadora. Hindi po si Cheryl Cruz. Hindi po totoo yun. Ikaw ano yung nalaman mo? Alam mo, actually, may lumabas din na galit talaga. Nagwawala. Kesyo, may sakit na. Madami. Nakakasakit din ang loob. Kasi alam naman Ate Christy kung ano nangyayari sa showbiz. Minsan may mga tao na pag naglalakad tayo, eh totoo ba? Isinugod sa hospital si Cheryl Cruz na masama ang loob. Pag may mga ganun malabas, ikaw naman bilang insider, sasabihin mo lang na huwag na kayong manood mga ganun. Kasi ang dami nilang pinapatay. Ang dami nilang sinugod sa ospital. Ang dami mga negatibo para tumaas lang yung kanilang. Ito ang fake news talaga na si Willie Rebeme isinugod sa ICU. Kasi yun ang talagang nakita mo. Tinanong ko siya karap si Japs. Anak, na ICU ka nga ba? Na hospital ka ba? Bakit? Ano daw ang dahilan? Diba? Nako, manood ka na doon sa vlog. Kumuha pa ng footage na nakahiga ka sa stretcher. Nakasaksak sa yon sa katutak na aparato. Tapos ang anak mong panganay si Meryl, humahagulgol. At ang title, please pray for my papa. Diba? Yan. Nagagawa nila yun. Nagagawa ng mga vloggers yan, yung mga thumbnail nila para makaakit ng mga manonood na which is na nakakatakot para sa kapakanan ng mga pamilya. Nakagabaan sila. Pero mas nakakatakot yung kay Chris Aquino. Naman. Yung sinabing patay na si Chris Aquino. At nung iyakan ng mga ex niya, gaya ni James, namamatay lang daw ni Chris Aquino. Nasa kabaho na. Sa pagwawala daw ni James, ginanyang-ganyan na nalabat ka namatay, ganito, ganyan-ganyan. Natabig daw yung kabaho. Comedy, di ba? Para magkaroon na ng content. Tapos, ang ipinakita, kay Gana sa saig si Chris, naglagay ng kabaong na nakabukas. Paano nilang nagagawa yon? Paano nilang naaatim at nasisikmura na palalabasin na namatay ang isang artista kahit hindi naman? Tama ba yan? Tapos, tumalaw daw si Kuya Ipe. Nung si Kuya Ipe naman daw, tinala naman ni Kuya Ipe yung kabaong. Matchong-matchong. Alam mo, dapat ng mga vlogger ito mag-apply ito na ano, yung magiging writer sa teleserye. Tama. Gagaling gumawa ng kwento. At saka, naghahanap talaga sila ng material
fans, ano? Sobra. Pero hindi lahat ng mga viewers eh naniniwala sa ganun. Ngayon naman. Pero oh, may mga nagugulat. Oo. Totoo kaya ito? Tutitindot. Ayun, nakuha na nila yung boto. Para kaisa na. Oo. Kaya dapat dito sa SNN, ine-educate natin sila. I-educate po namin kay Vito. Hindi, totoo po ito. Sayang din naman po yung ating tiwala sa sarili. Pagbibigyan po natin yung mga kwentong wala namang katotohanan, mabibiktima po tayo ng mga ganyan. Lalo nung panahon ng politika, ang dami-daming mga vlogs na hindi naman totoo. Pinag-aaway nila yung mga magkakabati. Yung magkakabati, pinag-aano mo yun? Pinagugulo lang sitwasyon, hindi nakakatulong. Nakakabagabag sa mga concern. Pero yun sa kanila, effort din naman yung ginagawa nila. Alam niyo po, mga kachika, kami po ay natutuwa, kaming tatlo, kapag ang kapwa namin ay kumikita. Mm-hmm. Hindi naman po natin dapat na solohin ang mga biyaya. Ikinatutuwa po namin, nagbibigay pa nga po kami ng trabaho. Hindi po kami nagtatanggal. Dahil may mga vlogs naman po na dito din kinukuha sa Christopher Mini. At binibigyan ka ng kredito. At saka sa Showbiz Now na, maraming salamat, nagbibigay po sila ng kredito. Pero, yung mag-invento tayo ng mga senaryo na hindi naman talaga maaaring maganap, sobra na yun. Oo, palaganapin po natin yung totoo, wag yung mali, para lahat naman nakakabasa, natuturuan natin ng tamang impormasyon. Ayun. At saka, ti Christy, sana isipin din ng mga gumagawa ng ganyan. Yung karma, yung takot sa Diyos, yung posibilidad na mangyari sa'yo, pinapanalangin mong isang tao na mamatay. Hindi kaya pag tumama ito sa'yo, ano mararamdaman mo? Kung ikaw ang pamilya, nung sinabi mong namatay na, ano magiging reaction? Ang tawag doon, gaba. Gagabaan ka. Retribution. Ayun. Karma. Babalik sa'yo yun. Matakot tayo doon. Eh yung ano, nakita nyo ba yun? Yung parang may tatlong bata na nanghihingi ng limos. Tapos may dumaan na artista, sinuplahan. Yung parang, malis nga kayo dyan. Medyo binlur yung mukha ng artista. Hindi totoo yun. Tignan mo, mapanggawa lang ng yung mga eksena sa mga pelikula. Yan eh, mga kung ano-ano pinapasok nila. Hindi totoo po yun. Huwag kayo agad-agad maniniwala. Sayang naman po ang panahon nyo sa panonood ng mga imposibleng bagay. Totoo. Wala na eh. Hindi na natin makokontrol kasi lahat tayo. Nagkakatusak. Oo. Kahit na sino pwede mag-upload ng kanyang video. May kinasal na si Mayor Herbert at si Rufa. Nagwala daw si Tita Annabel. Tapos si Raymart at saka si Jody Santa Maria. Kinasal na rin. Nilagay nila yung kaan nila sa mga bulaklak. Yung kasal, kuha paano ang mga pelikula nila. Oo. Tapos yung gumano na naka-bridal gown si Jody, dati pala niya si Ray. Ang galing-galing nila magdikit-dikit. May research. Diba? Kakaloka. O ano-ano, binag-vlog nila. Basta sa lahat po ng mga vloggers, i-share po natin yung mga totoong balita lang. Okay naman po, kikita rin po tayo doon sa mga totoong balita. Huwag na sa mga maling balita. Nakakakuha sila ng malaki din, ha? Diba? Yung isa, 78K. Malaki na rin yun. Kumikita sila. Wala pong problema sa pagkita. Dapat po lahat tayo ay mabuhay. Pero, huwag po natin pasasamain ang mga artista at idadalangin natin na sila'y namatay na. At gagawa po tayo ng senaryo na malayo pa sa kaimposiblihan. Huwag natin pangunahan ng mga bagay-bagay. Totoo yan. Ay, nako, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Parang perfect tayo. Yeah. The dream, the impossible dream. Impossible ah. Ano ba tama? The dream, the impossible dream. Yan ang kanta ko. Kasi kanta yan ng isang kilala kong actress na napakaganda naman ang boses. Ate? No. Pero ang nakakaloka, Ate Christy, kunin mo muna rito sa aking napakagandang rilo. Tignan mo anong klase ng rilo meron ako. Iswatch. Iswatch! Ang gabi ba? May mga puti-puti na. Sikat na actress. Hindi nagbayad sa nirerentahang bahay. Itinawag sa pulis. Ay, ilang pulis nila? Nakakaya. Naku, sana ganap ito. Sa abroad? Isang abroad. Dumayo, bro. Sa Amerika. Ano ka to? Sino ba yan? Eh, itong kwento kasi, Ate Christy. Itong si actress, siyempre may jowa to. Good sila sa Amerika. Ay, Amerika. Maraming friendship. Siyempre, pag may pakimkim yan, papunta doon. May friendship, pupunta ako ng Amerika. O, diba? Siyempre, naging mabait naman to. So, Gibson. Pagdating sa Amerika, siyempre, hindi naman ganun karami ang pera. May kinausap na isang kaibigan. Oh! So, si kaibigan, tinulungan siya. Anong ginawa ni kaibigan? Inihanap na matitirahan. Siyempre, sa awa, kaibigan, fan kita, chuchu, kinuha siya ng maayos-ayos na bahay. Apartment? Apartment, at Christy, maganda. Pero ang nakakaloka, isipin mo, mayaman siya dati. Ano? Bibitiwa na niya eh. Nag-promo. Nasabihin ko sana yung pangalan. Dating mayaman. Dating mayaman. Alam mo ba ang gamit niya ngayon? Hindi na gasol. Dati pagkano, gagasol-gasol siya.
mayaman. That's your man, yeah. Diba? Ngayon, Dain. Ay, ano yan? Eh, parang di naman ako maniniwala. Ang kala niya, hindi bomba. Di bomba? Yung college kami, yun ang kala namin. Totoo na? Di ba umaapoy buho yun? Pag naman, sobrang ano? Ang pinagtataka ko sa chismosa kong kaibigan. Ay, ano may di bomba pala sa Amerika? Oh, kahit naman saan, meron yun eh. Vintage. Meron. Meron? Aba, bomba ng bomba ng gano'n. Di ba? Eh, bukod doon sa di bomba nilang lutuan, siguro isa lang ang kaldero nila, no? Grabe naman yan. Oo. So, isang kaldero, isang kawali. At isang home. Nahigaan yung ditupi. Oo. Ano ba yan? At nasa Amerika ba yan? Nasa ba yan? Parang pili ko kapit-bahay namin. Amerika, pinag-uusapan natin, bes. Oo, Amerika nga. Okay. O, tapos? Tapos, eh, itang linggo na doon. Ikaw sabi muna siya. Hindi nakapagbabayad na ni Christy. Ano naman sinichismis ng dalawa? Ay, andiyan ka pala. Ano po ninyo pinag-chismis? Para kasi hindi mo alam yung salansan. Tapos din natin, Christy. Aba, hindi nakapagbayad ng renta. Ilang buwan? Dalawa yata o tatlo yata. Ba, hindi nagbabayad? Nakakaloka yan. Eh, nahiya na yung pinag-anuhan, yung nag-recommenda. Day! Ano? Nagtawag na ng polis. Ay, ipinapulis yan. Ipinasherit na. Pero bago pinasherit, nagpunta pa yan sa isang meat store. Ay, meat shop. Meat shop. So, binuksan ang fridge. Binuksan, kumuha ng hotdog. Mm. Ito yung mga cold cuts. Mga cold cuts. Kumuha ng chicken. Kumuha ng liempo. Paborito ito. Sa palengke lang. Saan ba ito? Ano ba setting nito? Abroad ba o ano? Parang Elcano, di ba? Parang Elcano yan. Nabivisualize ko na parang meron bang tundo sa Amerika? Hindi kumuha siya ng mga cold cuts. No? Anong pangako niya sa may-ari? Babayaran. Pati dun? Hindi niya binayaran. Babalik na lang keme-keme. Kasi karaniwan siguro mga fans niya. I'm sure kasi kilala naman ito. Kaya sino naman naman yung... Eh, sati Christy nga, alam yung kwento ng sinigang. Ay, iba naman yon. Dito yon sa Pilipinas. Oo, alam niya yun. Pero parang hindi. Sabi niya, Mare, sa kapit-bahay, gusto ko rin sanang kumain ng sinigang. O sige, pagluluto kita, sabi ko sa kapit-bahay. O sige, sinigang, tsaka magprito ka na rin na isda, galunggong. Maghihintay yung kapit-bahay kung bibigyan siya ng pamalengke. Eh, hindi nagbigay. Sabi niya, so ako na lang muna. O, abunuan mo muna. Aba, matik. So, dumating yung kapit-bahay. Alam mo bakit niya ako pinagsalita? Kasi inaalala niya pa. Kaya lang matapos ito. Nakalimutan eh. Nung ano na, niluto na ng kapitbahay. Kapitbahay pa rin na nagluto. Nung nakakain na, dumigay na siya sa kabusugan. Baka sinoy na nga niya. Sabi ng kapitbahay, Mare, eto nga pala yung listahan. Hindi na niya binayaran. Sinuba niya. Ganyan din ang ginawa niya ate Christy doon sa kaibigan. Sa Amerika. Sa Amerika, hindi na rin niya binayaran. So, manunuba ito. Ano pa ba kasi ang ibang mga detalye? Oo. Yun na nga, naghalit na nga yung kaibigan niya. So, hindi siya nagbayad ate Christy doon sa cold cuts na kinuha niya yung mga anak, manok, baboy, chu-chu-chu. Tapos hindi niya pa rin binayaran yung bahay. Ba't hindi siya tawagan? Dahil bigla na lang yata lumayas. Ah, tinapos ang kwento na. Di ba tinawagan siya? Tapos sabi, ano ka ba? Hindi ko kayo tatakbuhan. Di, bigla na lang siya lumayas, di ba? Ay, lumayas na pala. Agad, di ba, ate Christy? Kasi nga, nang tinawagan siya. Alam mo, si nanay na makagkikwento. Sige, nang kwento mo na nga. Ano yung bright item na ito? Di ba tinatawagan? Oh. Tinetext? Hindi ba hindi gano'n lumalabas sila? Paghapon silang hindi lumalabas? Oh, tuloy mo, take off ka dyan. Malamang ko ano-anong ginagawa sa loob. Bakit hindi doon sila lumalabas? Yes. Alam mo naman kasi, di ba may bisyo yun? Ay, ganon? Oo, dinayo pa sa Amerika yung pangutang. Pagbomba ng kusin nila. Kailan lang daw lumalabas yung lalaki at saka yung babae? Minsan lang ate Christy. Pag ginagawa? Parang may pinupuntahan lang. May kukunin lang na something. Ay, maliit? Kayang-kaya mong buhatin. O tapos, biglang nawala sila. Mm-mm. Hala ko ba tumawag ng pulis? Pinapulis nga sila, di ba? Kaya sila umalis. Nung pinapulis na sila, bago patuluyang mag-alit, makakulong uli. Dahil, maumukat na naman. Sabi niya, makakulong uli. Nakulong na ito. Diba? Oy, hindi naman siya nakulong. Hiniringan yung kaso. Hiniringan ba? Pero nakulong na rin. Dahil ang tagal-tagal niya dun. Di ba? Hindi rin binayaran. Hindi binayaran. Ah, so kaya... Ang pinag-iisip ko ngayon, Ate Chris, yung pa-uwi nila sa Pilipinas sa Pamasahe. Mga courtesy na mga courtesy na naman yun. Mukha. Yung cold cuts, hindi na rin binayaran. Hindi na rin. Baka nabulok na doon kasi, ay hindi. Wala rin silang rep doon. Ano kaya? Baka ibinenta yung cold cuts.
Ay, hindi kaya taglamig noon? Pwede. Yung sa labas na lang ilagay? Uy, hindi naman nagyayelo sa LA. Hindi ba nagyayelo doon? Sorry po, hindi pa po ako nakakapunta doon. Inilagay daw sa 7-11, nakipalagay. Hindi, sa kapitbahay. So ano na ngayon nangyari? You better talk to the actress. Sasabihin ko sa'yo, sabihin mo sa actress, bakit ka nagtitiis kasi? Ba't ayaw mo pahiwalayan kasi ang karelasyon mo nang mabuo na ang pamilya mo? 3, 2, 1, take! Please move on. Okay. And nothing else is matters. No matter what, no matter Inglisin mo na anak. Kala ko tapos na. Hindi ka. Ano ka pa lang sa move on? Come back in the Philippines. Oh, yung tagal na nila dito. You are now in the Philippines. Ay, mukhang nahirapan siya na. Siguro gawin na lang niya kung paano magsalita ito. Ay, wag. Ay, wag. Ah, sige. Hindi si pwede. Bakit? Hindi pwede. Bali. Ay, dada. Ay, bakit mo ako ginaganito? Maawa ka sa akin! Bakit mo ako ginaganito? Yun na yun! Kaso lang ang di nakakakilala. Kay! Limaco Velasco. Ano? Epimaco yan! Epimaco Velasco. Ba't naman napasok yan? Eh, yun ang pwede kong sabihin. Epimaco pala yun. Kamata ka na lang. Mga kanta pinasikat niya. Ayan yan. Ano kasi maganda yung voice mo. Sige. Since you've been gone. Eddie Peregrina. Ano ba? Eddie Peregrina ba yun? Oo. Born free. Diyos ko na. Matt Monroe. Eh, Matt Monroe pa rin yun. Oo. Oh. Ano na lang? Pearly shell. From the ocean. Pearly shell. Shining in the sun. Covering the shore. Sagutin mo. Tiny bubbles in the wine. Make you feel happy. May kumanta. Hinarawa. Pero ngayon, nabago naman siya. At nakakatuwa. Maayos na siya ngayon. In fairness. Dapat ang kanta mo na sa kanya, maganda na. Mag-duet na kayo. Ay. Together again. Oh my ears, dears, can't stop falling. During the long, lonely night. The long, lonely night. And now at an end. And now at the end. The key to my heart. Babasak! Oh no! Nagulat si Nani. Talagang nagulat! Alam mo, isulat ako sa puso. Bukas pag bumulungan na ako. Alo ko si Romel. Akala ko talaga may ano pang kanta? Ano ko pinakagusto ko talaga sa kanya? People, diba? Winning song. Oo, diba? At saka yung diction niya dyan, diba na? Perfect. Sobrang ganda ng kanya diction. Perfect talaga. Ako naman gusto kong kanta niya. Ako talagang bulgaran. Nag-blind item pa? Oo. Kung tsaka-tsaka sa puso ko nang ginagawa niyo yan. Oo nga. Alam niyo naman kung paano ko siyang dinakila ng bata pa ako. Diba? Oo, at saka gaganyan lang naman sa'yo. May kalamay, ginatan, putumay at palitaw, may bibingkang galapong. Ako, binibigyan ko siya ng hustisya, wala na rin siyang bukas. Buti ka pa nga, may bukas siya eh. Siya naman, nakakapagsalita pa rin. Pinakalungkot lang din, wala yung itinanggori. Siya yung pinakamayaman na artista. Sobra. Lahat ng klase ng pera dumaan sa kanyang mga palad. Pero, hindi naman siya nabutata. Napakalaki ng kanyang propiedad sa kanilang probinsya. Kung ilang pong ektarya yun. At saka itong artistang ito na, ha? Nakuha na yung niyugan at saka yung palayan. At saka itong artistang hindi binago ng pera at popularidad. At saka, hindi siya yung showy. Tahimik lang. At saka kung ano may narating niya, pinabayaan lang niya yung mga tao na, ayan lang ako. Hindi ko itinaas ang sarili ko. Yan siya. Ang sabi niya, hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang po mapanatag ang loob ng aking mga taghanga na naaawa sa akin. Yun ang tama. At sobra tulong na binigay niya sa kanyang pamilya. Talagang sobra. Ay nako, basta. Ang saya-saya na naman natin, di ba? Sobra. Kailangan pa ba hulaan yun? Hulang-hulaan na. Oo nga. Ibinigay ko na lang ang pangalan. Pangalan na ang hula. Kaya mag-subscribe na po kayo para alam niyo po ang mga kaganapan dito sa SNN. Like and
share po mga kaibigan. At syempre pa, ikalembang po ninyo ang bell. Ayan. Ay, may isang kanta pa siya na gusto ko. Ay, pangabol. You're so wonderful, I love you so. You're so wonderful when I'm with you. Tapos sasagot yung kalab team. Ano nung kalab? May dala silang manika. Ah, may kasunod pa. Maria Leonora Teresa. Ah, gusto mo talagang bumagsak talaga. Sabi naman ng lalaki, ano yun eh, sagutan. Choo-choo, you are my love. I love you. Eh, nasa na yung manika? Ay, oo nga pala na. Pakahabol, nasa na pala yung manika? May hiya ako. May patay kaming pinuntahan. Nasa patay. Sabi ko, Choo-choo, asa na si MLT? Sabi niya, nanay, isasama ka din sa kwarto, pero may susulat. Ay, ayoko na pa ituloy. Hindi ko nga sinulat, dito ko naman sa iyo. Wag, kasi alam mo yung betrayal of trust. Ayaw. Hindi na ako pagkakatiwala anong ka-love team. Pero ibang-iba na po ang itsura talaga. Kanta na lang natin. Okay. Maria Leonora Teresa. Teresa. Ayan. My gift to you. She was a darling lasting symbol of my love. So, ganda. Kaya lang, sige nga, isa pa. May amoy talaga. Yun lang talaga ang problema. Katabi ko, wala naman akong kakaboy. Mabait ka lang talaga? Hindi, wala talaga. Sa inyong dalawa, baka kayo may akong. Naku, sabi ko na nga eh. Yun na nga, yun. Ikaw pala yun. Ayan ako. So, salamat po na, Morley. Maraming salamat po sa lahat ng matangkilik, nagmamahal, sumusuport at nagbibigay po ng oras at panahon sa aming tatlo. Thank you so much po. Naku, ramdam ko itong vlog na to ang makakahit ng 1 million views. Dahil una-una kumanta ka. Diba? Iba yun. Marami pong salamat. Huwag ko kayo magsasawang mag-comment at mag-like po sa aming video. Ayan. Kami pong tatlo nagsasabi, hindi po magiging posible. Namalag na. Ayun na si Christy. Hindi po magiging posible itong aming parangal mula sa YouTube, kundi po dahil sa inyo. Mula sa puso pong salamat mula sa aming tatlo. Hanggang sa muli, dito lamang po sa Showbiz Now!